Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang mga artistang sikat noon na naghihirap na ngayon. Teen actor noon na namamasada ng tricycle. Child actor na naranasang maging isang snatcher. Sino ang batikang aktor na ito na naging palaboy sa Manila Bay dahil nalulong sa drug? Graduhing nakasubscribe ka na para updated ka sa susunod naming mga kaalaman video. Narito ang mga artista noon na naghihirap na ngayon. John Lloyd Cruz. Nagulat ang lahat dahil noong 2017, iniwan niya ang mundo ng showbiz. Ipinagpalit ito sa buhay ng isang simpleng tao sa Cebu City kasama ang kanyang partner na si Ellen Adarna at nagkaroon ng isang anak. Pero ang relasyon ng dalawa ay hindi nagtagal dahil sila ay naghiwalay noong 2019. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, marami ang kumalat na litrato ni John Lloyd Cruz kung saan kasama niya ang mga simpleng tao sa sabungan, palengke at marami pang pampublikong lugar. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ang malaking pagbabago ng kanyang itsura. Marami ang nagsabing naghirap na nga si John Lloyd Cruz, pero sabi naman ng kanyang mga kaibigan ay pinili lamang niya ang simpleng pamumuhay. At nito lang May 2020, nakita si John Lloyd sa isang barangay sa Cebu City na kumukuha ng barangay clearance para sa requirements na makabalik sa Maynila. Ang aktor kasi ay babalik sa entertainment industry upang simulan ang proyekto ng isang pelikula. Una siyang nakilala sa teleseryeng Tabing Ilog ng ABS-CBN. Siya rin ay isang occasional TV host. Ang karir ay nagkaroon ng maraming team-oriented movies at TV shows. Sa edad na 14 years old, member na siya noon ng ABS-CBN Star Magic kung saan siya ay nasa Batch 5. Marami na rin siyang naging lady tulad ni Kay Abad, Bea Alonso, Angel Locsin, Tony Gonzaga at Sara Jeronimo. At noon lamang 2019, nagkaroon na rin siya ng controversial role sa isang pelikula kung saan ginampanan niya ang isang role na pagiging bakla. Sino nga ba naman ang makakalimot sa galing at husay na ipinapakita ng aktor na ito sa larangan ng entertainment sa bansa? Bukod pa sa magandang karir sa acting, siya rin ay nakilala dahil sa angking kagwapuhan at tinilian ng maraming kababaihan. Jiro Manyo. Si Jiro ay ipinanganak noong May 9, 1992. Nakilala ang husay niya sa pag-arte noong siya ay napasama sa pelikulang Pamana taong 1999. Lumabas din siya sa maraming pelikula tulad ng Tambulista at Sa Ang Tanging Ina Ninyong Lahat kasama ang sikat na komedyanteng si I.I. De Las Alas. Dahil sa ipinamalas nitong galing sa pag-arte, noong 2014, ginawaran si Jiro ng Best Actor at Gawad Urian bilang Best Actor Award sa FAMAS para sa pelikulang Magnifico. Naging membro din siya ng ABS-CBN Star Magic Talent 1999 hanggang 2009, subalit natigil ang kanyang kontrata sa ABS-CBN dahil umano sa ipinapakita niyang unprofessional behavior. Pagkatapos nito ay napabalitang si Jiro ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga at nagkaroon ng dalawang anak kahit hindi pa siya kasal ng dati niyang partner na mas matanda sa kanya ng 4 na taon. Naging tatay na si Jiro kahit 15 years old pa lamang siya noon. Noong taong 2011, ibinalita ng ABS-CBN News na si Jiro ay confirmed na nasa rehabilitation treatment for drug addiction. At nitong 2015, nakita si Jiro na pag-alagala sa Ninoy International Airport ng NAIA 3 para maghanap ng pagkain at umasa sa mga kawani ng airport. Pumasok ang taong 2020, isang nakalulungkot na balita ang ikinagulat ng nakararami. Si Jiro ay nakakulong dahil sa homicide case. Angelo Ilagan. Siya ay dating aktor na nakilala sa mga pelikula. Nakasama siya tulad ng Sarong Banggi noong 2005 at Maalaala Mo Kaya noong 1991. Hindi niya ikinahihiya ang dati niyang kapalaran sa showbiz. Sumigat siya bilang teen actor sa mga serye at mga pelikulang aksyon sa larangan ng entertainment. Siya ay ang pamangkin ng namuyapang mahusay na aktor na si Jay Ilagan. Matapos niyang mawalan ng mga proyekto sa showbiz, naghirap daw ang kanyang pamilya at nawalan sila ng sariling bahay. Matapang naman niyang inamin na siya ay naging palaboy sa lansangan. Naranasan
naranasan niya rin daw na maging snatcher sa kalye para lamang matustusan ang kumakalam na sikmura ng kanyang pamilya. At ngayon ay nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa showbiz kung saan gumanap siya sa isang proyekto sa A Shoulder's Heart nito lamang 2020. Hernando Boy Alano, nakalulungkot isipin ang sinapit ng dating child actor na si Boy Alano. Naging isa sa mga sikat na aktor noong dekada 50. Nakasama niya sa pelikula ang ilan sa mga sikat na artista sa kasaysayan ng showbiz. Siya ang kauna-unahang Filipino actor na nalo bilang Best Actor sa Asian Film Festival. Hindi maitatanggi na naging masagana ang buhay ni Boy Alano noon, ngunit dahil sa tukso ng masasamang bisyo ay unti-unti siyang naghihirap. Nito lamang 2008, nag-viral siya sa Facebook dahil ang batikang aktor noon ay pakalat-kalat na lang daw sa Sampaloc, Manila at sa garahe na lamang natutulog. Salamat po sa ating tagapanood and sa ating supporters ng channel na ito. Thank you so much po sa inyong lahat. So kung nagustuhan niyo itong video na ito, pakapili niyo po ako bigyan ng isang like dyan. And share niyo din sa family and friends niyo. Share my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa next pa nating video. And happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa tuloy na pagsuporta sa ating channel. Nandito na po ay inyong mga shoutout sa last pa nating video. So ay mga kaibigan, no, shoutout nyo po pala sa ating mga supporter dyan sa channel na ito. So ayun lang, kita-kita po tayo sa next ba nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video. I'm not afraid to die.